Po ay nagkatipon muli, salamat sa Diyos upang mag-aral ng kanyang salita. At tunay ang grasya ng Panginoon ay laging nariyan, no, para sa lahat ng tunay na sumasampalataya sa kanya, no. Kahit yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, naroon pa rin ang grace ng Lord, no. At tayo ang gagamitin ng Panginoon for the world to know that our God is gracious. Amen. At ang sabi niya, itong pag-aaralan natin, don't be afraid. Ito ang sabi ng Panginoon sa ating lahat, no? Let us not be afraid. Sabihin ulit natin yung title, don't be afraid. No? Ano ba yung ibig sabihin nito, no? Or sa ibang translation kasi ang sinabi doon, fear not, no? Pero dito sa translation na ito, don't be afraid. Ito ba ay suggestion, yung don't be afraid? No, ito ba ay sinabi lang ng Panginoon o ito talaga ay utos ng Panginoon? Amen. Utos po yan ng Panginoon. Huwag kang matakot. No? Inuutosan tayo ng Panginoon, huwag tayong matakot. Bakit? No? Dahil marami nga tayong kinakatakutan, mga kapatid, dito sa sanlibutan ito. Amen. So the Bible commands to fear not, or yun nga po, don't be afraid. Marami pong beses sinabi yan sa Biblia. Huwag kang matakot. Mula pa ng Old Testament hanggang sa New Testament, lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Dahil alam ng Diyos, lagi tayong may mga pangamba, may mga takot, no, sa buhay na ito. Amen. Aminado po ba tayo doon? Yes. We have anxiety. We have these troubled hearts, no? Pero as God's people, we are not to be fearful. We have no reason to live in fear. Oo, ang mga anak ng Diyos, tayo ay natatakot, nangangamba, no? May mga times sa buhay natin na ganoon. Pero ang sabi ng Biblia, hindi tayo dapat mabuhay sa takot. Amen, mga kapatid? Last week, ano yung title natin? Strong Tower. Our God is our strong tower. And ngayon, sinasabi niya, don't be afraid, this is a command. No? The Bible often says things like, do not fear, do not be afraid, or fear not. No? 1 Peter 2:17, yung sabi dito, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos. Igalang ninyo ang emperador. Amen. So, these commands do not contradict the command to fear God, no? Kasi iba yung pagkatakot sa Diyos at iba yung mga bagay na kinatatakutan natin dito sa mundo. Amen. Huwag po nating mapagkamalan, no? Dapat po tayong matakot sa Diyos at dapat hindi tayo mabuhay sa takot sa mga bagay sa mundong ito. Amen, mga kapatid. So, papaano? Sa, ano ba yung sinasabi ng Biblia upang hindi tayo mabuhay sa takot? No? Kasi po, ang pinakauna sa lahat, makilala natin ang tunay na Diyos. Kasi kapag kilala mo ang tunay na Diyos, na iyong pinagkakatiwalaan, pinaglilingkuran, sinasamba, at tunay na iyong hari ng iyong buhay, mawawala yung mga takot sa ating buhay. Amen. So, yun po, kaya sabi, napakahalaga ng relationship natin sa Diyos at yung pagkatakot natin sa Kanya. Amen. Because the fear of God keeps us from sin. The fear of man leads to sin. Amen. Ulitin ko, ang pagkatakot sa Diyos ay naglalayo sa atin sa kasalanan. Kasi takot ka sa Diyos. Amen. Pero ang takot na nararamdaman ng tao, no, na hindi tulad ng pagkatakot niya sa Diyos, no, kung hindi takot siya sa mga bagay na pangyayari sa buhay niya o mga pag-aalala dito sa mundo, it will lead to sin. Amen. Diba? Takot ka na baka malaman nila yung totoo, kaya magsisinungaling ka. Diba? Magkakasala ka? Kasi takot ka eh, na baka malaman yung totoo. Pero kung takot ka sa Diyos, alam mong
mas tama ang magsinungaling at bawal ang magsinungaling, hindi ka ngayon magsisinungaling kasi takot ka sa Diyos. Hindi ka takot na sabihin yung totoo. Amen. The truth will set you free. Ang takot na nararamdaman natin, yung pangamba, yung worry, yan ang ginagamit, isang ginagamit ni Satanas para magkasala ka. Amen. Kasi kapag takot ang tao, ang tendency, 'di ba? Magkakasala yan. Gagawa yan, magpapanik yan, gagawa yan ng paraan para mawala yung takot na nararamdaman niya. Pero kung may takot siya sa Diyos, uunahin niyang lumapit sa Diyos at manalangin at bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Amen? So, katulad ni Abraham. Amen. Ang sabi niya, nung pumunta sila doon sa isang lugar na merong hari, no? Ang sabi niya, si Sarah ay kapatid niya. Amen? Bakit sinabi niya na kapatid niya yon? Kasi natakot siya. Baka pag sinabi niyang asawa niya yon, patayin sila. Amen? Kasi kukunin niya yung asawa niya. No? Ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan nung panahon na yon para mailigtas si Abraham at si Sarah. No? Sa tiyak na kapahamakan. Alam ng Diyos, meron tayong mga takot sa buhay. Pero ano ang utos niya? Don't be afraid. Sa New Testament, anong sabi ng Panginoon? Let not your heart be troubled. Trust in God, trust also in me, sabi ng Panginoong Jesus. Yun po ay commandment. The fear of man leads to sin, and that is what we are to avoid. Yun yung dapat nating iwasan. The fear of man brings a snare. Sabi sa Kawikaan 29 sa versikulo 25. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Amen? Kasi takot ka sa sasabi ng ibang tao eh. Gusto mo ma-impress yung ibang tao. Ngayon, ang tendency, dahil takot ka na malaman ng ibang tao yung totoo tungkol sa'yo, sa pagkatao mo, no, mababahala ka. Sisinungaling ka, co-cover up ka, di ba? Pero sabi doon, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Bakit hindi napapanatag ang kalooban nating mga tao? Kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Bakit kulang pagtitiwala sa Diyos? Marahil hindi mo pa lubos na kilala ang Diyos. No? Also, the biblical command, do not fear, does not negate the need for prudence and caution in this world. We are not to be cavalier, but prayerful in the face of danger. Amen. Kaya sabi ni David, when I am afraid, I put my trust in you. Kapag ikaw ay natatakot, anong una mong ginagawa? Kung talagang meron kang relasyon sa Diyos, siya ang iyong talagang strong tower, siya ang iyong safe refuge, sa kanya ka unang-una magko-confess ng mga nararamdaman mo. Amen. The fear that the Bible tells us to avoid is concern mixed with anxiety or dread. Yung talagang hindi ka mapanatag, isip ka ng isip, baka ganito ang mangyari, baka ganyan, no? Baka malaman nila yung sikreto ko, yung mga ganong mga bagay. It is the feeling of alarm we have when we expect trouble or danger. Yun yung ating nararamdaman, yung naaalarma tayo, no? Kapag lagi kang nag-i-expect na, naku, baka mangyari, magkaroon ako ng ganitong sakit, baka ganito, no? Tapos nanonood ka pa ng mga balita sa gabi, no? Isang pamilya, minasaker, dinakawan pa, di ba? So talagang matatakot ka kasi puro pangit na balita yung narinig mo, di ba? So, ano ho ang una nating gagawin?
magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Amen. So, kaya ang sabi, it is the feeling of alarm we have when we expect trouble or danger. Yung iba kasi, laging isip niyan negatibo. Lagi niya iniisip yung danger, nag-iisip siya ng mga trouble sa buhay niya. Kaya nga siya troubled heart eh, no? Na baka mawalan na ako ng trabaho, baka bumagsak ang aming negosyo, baka ganito. Di ba ba? Yun mga kinakatakot natin eh. Mawala yung aming kabuhayan, no? Tapos lalo na nung unang kasagsagan ng COVID pandemic, talagang takot na takot tayong mga tao. Amen. Pero anong pinakita dapat ng mga Kristiyano? Yung pagtitiwala sa Diyos. Amen. So, totoo yun, anxiety. Kasi ako mismo nagka-COVID, di ba? Last year, 2021. And severe siya. No? Yung lagnat ko, 40 yung temperature. Sobrang di ako makahinga. Tapos, konting kilos mo, kapag kumilos ka ng pakanan or pakaliwa, tuloy-tuloy yung ubo mo nun. Kaya ang higa ko nun, diretso lang. Nakadiretso ko lang. Pag gumanon ako, uubuhin ako ng todo. Diba? As hirap kang kumain, wala kang ganang kumain. Tapos, binabangungot ka lagi. Diba? So, ang daming mga bagay-bagay na nararamdaman mo at nakikita mo sa panaginip. Pero dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, mapapagtagumpayan mo yun. Tapos, ang mamahal pa nung nireseta ng doktor na gamot, mga ganun. Tapos, na takot ka pa kasi mahawakan yung asawa mo. So, sari-saring takot. Ano po ang dapat nating gawin? Magtiwala sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya sabi, bilang tayo mga followers of Christ, we are not to live in a state of anxiety. Huwag tayong mabuhay, huwag tayong magstay, no? Doon sa takot na iyon. We have higher expectations than simply anticipating trouble. In fact, we have the means to rise above fear. 2 Timothy 1:7. Sabi doon, sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. No? So, ano yan eh? That should be 2 Timothy 1:7. No? Hindi 17. So, tignan natin sa King James Version. Ayan. Sabi dito, our God had not given us the spirit of fear. Ang espiritu ng pagkatakot hindi galing sa Diyos. Ang binigay sa atin ng Panginoon, espiritu na kapangyarihan at ng pag-ibig and a sound mind. Amen. Yung talagang makakapag-isip ka ng maayos. God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Kaya ang utos sa atin ng Panginoon, huwag kang matakot. Ito ba ang ina-apply natin sa ating buhay? Amen. Sino yung may mga takot sa atin ngayon, oras na to? Main natin sa Panginoon. Pangamba, no? Amen. Lahat tayo. No? Masasabi mo ba, halimbawa sa isang kapatiran, don't be afraid, ooperahan na siya mamaya. No? Yung operasyon niya ay spinal cord o yung sa operasyon niya ay sa utak. No? Tinaningan na siya ng doktor. Halimbawa, mangyari sa atin yon. No? At nabasa mo sa Biblia, don't be afraid. Amen. So, nakakatakot pero ang pananampalataya ay choice. Mas pipiliin mo magtiwala sa Diyos kaysa mabuhay sa takot. You are diagnosed with cancer. No? Ang sabi ng Diyos, don't be afraid.
Amen. Sino ngayon yung boses na pakikinggan mo? No? Yung sa tao o yung sa Diyos? Amen. So, ganun. Naranasan din namin dati, no? Oh, mapapalayas na kayo dyan sa bahay nyo. Ilang buwan na kayong hindi nag-uupa. Yeah, pinabarangay, ganun. Siyempre, takot ka. Saan kaya kami pupunta? May takot kang ganun. Pero sabi ng Diyos, don't be afraid. Amen, mga kapatid. May threat sa buhay mo? May nagtatangka sa buhay mo? Anong sabi ng Diyos? Don't be afraid. Pray ka, kapatid. Lapit ka sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga tao. Amen. God's command to fear not is applied in several ways in the Bible. For example, the fear of what other people think should never prevent us from obeying the Lord. 1 Samuel 15:24. Sabi dito, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ayun. No? So, pag pinakinggan mo yung takot mo, ano yung tendency? Magkakasala ka. Amen? The fear of man leads to sin, but the fear of God keep you from sin. Ilalayo ka sa kasalanan kung may takot ka sa Panginoon. No? Kaya nga nagkasala siya, si Saul. Sinuway niya ang utos ni Yahweh at yung bilin ng propeta Samuel. Bakit? Dahil natakot siya sa kanyang mga tauhan. Natakot siya baka anong sabihin sa kanya ng kanyang mga tao. No? Natakot siya na baka persecute siya, baka kung ano-ano sabihin. No? So, ganun po yung iba takot sa sasabihin ng ibang tao. Kanino ka mas takot, kapatid? Sa comment ng ibang tao o sa sasabihin ng Diyos? Ayan ang mahalaga sa iyo. Amen. Para kay Saul, nung mga panahon na ito, pinili niya na pagbigyan yung kanyang mga tauhan dahil natakot siya sa sasabihin nila. No? John 9:22. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang, dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesucristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ang sino mang magpapahayag ni si Jesus ang Kristo, ititiwalag sa sinagoga. No? Ganyan po. Kaya merong pagkatakot dun, no? Dahil sa pagsunod ng mga taong yon sa Panginoong Jesucristo, ano ang sabi sa kanila? Ititiwalag sila sa sinagoga. Merong mga pangyayari, maging yung mismong pamilya, itatakwil ka dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. No? So, may mga ganun pong instance. At nakakatakot yun. No? Yun yung takot nun. Yung magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng Hudyo. So, we should not fear lacking provision in this world. Ito pa yung isang pagkatakot ng tao. Sa Lucas 12:6, 7. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping tanso? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi kinakalimutan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat, kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ano yung tinuturo dito ng Panginoong Jesus? Yung pag-aalala sa bukas. No, yung pag-worry sa araw ng bukas. Sabi doon, hindi dapat tayo matakot sa kakulangan natin ng provision dito sa mundo. Dahil, ayaw sabi doon ng Panginoon, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya.
Yung mga ibon nga, hindi pinapabayaan ng Panginoon eh. Ikaw pa kaya na anak niya na nagtitiwala sa kanya? No? Do not be afraid. We are not to fear the plans of the wicked even when they rise to power. Kahit maging naging makapangyarihan yung mga masasama dito sa mundo, hindi dapat tayo matakot. Sabi sa Psalm 37, 1 and 2, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingkitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, sila'y matutuyo. Amen. So, huwag kang matakot at huwag kang mainggit. Yung iba takot na mahigitan eh. No? Oh, maangatan. Karaniwan yan sa mga Pilipino, yung crab mentality. Nangihila pababa. So, takot kasi siyang malamangan. Nangyayari yan kahit saan. Kahit sa trabaho, kahit sa ibang lugar. No? Kompetensya. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos. And humble yourself before God and He will lift you up. No? Maraming sisira sa'yo, maraming maiinggit sa'yo, pero huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. No? Katulad ng damo, sila'y malalanta. Kahit pa na sila ay umangat sa liko nilang gawain, sabi doon, huwag mo silang kaingitan. Diba? Tulad ng damo, malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Pero ang sabi sa Biblia, the man who follows God, nabubuhay para sa Diyos, shall live forever. Amen. So, we are not to fear the plans of the wicked, even when they rise to power. Pag sinabi ng Biblia, don't be afraid or huwag kang matakot, ibig sabihin nun, huwag nating payagan ang mga pag-aalala at yung mga takot ang maghari sa buhay natin. No? Marami po, ganun eh. Diba? Ang makakatulong lang talaga sa atin, walang iba kundi ang Diyos. May mga ibang tao merong trauma, merong phobia. Tama, mga kapatid? No? Sino po talaga ang makakatulong sa atin? Ang Diyos, ang pagtitiwala sa Panginoon. Inutusan tayo ng Panginoon, don't be afraid. Do not fear. No? Sabi niya pa nga sa Isaiah, do not fear for I am with you. Bakit sinabi ng Panginoon na huwag tayong matakot? Bakit? Kasi meron siyang paraan na hindi natin alam na kaya-kaya niyang gawin sa buhay natin upang mawala yung ating takot. Pero ano muna ang dapat nating ipakita sa Panginoon? Yung pagtitiwala. Amen. Upang nang sa gayon, kumilos ang Panginoon sa buhay natin at mawala yung ating mga takot. No? Sabi doon, or take root in our hearts. Huwag nating hayaan yung mga anxiety, mga pagkatakot, maghari sa ating buhay. Huwag nating hayaang mag-ugat o mamunga yun ng sari-sari pang takot, no, sa buhay natin. Amen. We are not to be people of panic. We are to be people of faith. Amen. Sino dito yung laging nagpapanik? Panic attack. Amen. Yung parang bigla ka na lang natakot. No? Yes. Nararanasan natin yan, no? Marami sa atin nakaranas yan or nararanasan pa yan. Ito ang utos ng Panginoon. Do not fear. No? Don't be afraid. Huwag mong hayaang maghari yan sa buhay mo. Dahil kapag yan ang naghari sa buhay mo, no? Lulubog at ilulubog ka niyan. Pagkatiwala mo sa Diyos and makikita mo ang kamay ng Diyos, kikilos sa iyong buhay. Kasi siya ang may solusyon eh. Siya ang may alam ng paraan. Siya ang nakakakilala ng totoo kung sino ka.
at mahal ka niya. Amen. Having been justified by God, we need not fear divine condemnation. Huwag tayong matakot doon sa paghukom or sa pagkundina. Romans 8:1. Sabi doon, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen? Yes, by faith, wala nang kahatulang parusa. Sigurado ka, you are 101% sure that you pass, no, judgment to life. Amen. Wala nang hatol eh. Bakit? Dahil binayaran na ng Panginoon. Tinanggap mo yung kanyang sakripisyo, tinanggap mo yung grasya na ginawa ng Panginoon at sumampalataya ka sa kanya, pinahawakan mo yung kanyang salita at ang kanyang utos ay huwag kang matakot. No? Kasi may mga tao, takot lang sila magkasala dahil takot sila sa parusa ng Diyos. Ganun yung utak ng ibang tao eh. Kaya takot sila na magkasala dahil takot sila sa parusa or sa judgment day. Hindi po yun dapat ang thinking ng Kristiyano. Ang thinking ng Kristiyano, may takot ka sa Diyos, kaya maiiwasan mo yung kasalanan. Amen? Hindi yung gagawin mo lahat. Kasi hindi natin kayang paglabanan, mga kapatid. Ang kasalanan, alam ba natin yon? Sa ganang ating sarili. We cannot overcome sin. Mas malakas, mas makapangyarihan ang kasalanan. Pero nung pinagkaloob sa iyo ang banal na Espiritu, kaya sabi sa Biblia, greater is He that's living in me. Yung nananahan sa iyong katawan ay dakila sa lahat. No? Yun ay ang banal na Espiritu. Kaya, ang taong nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo, wala nang kahatulang parusa. Amen? That's why we rejoice. Kaya meron tayong kagalakan, palapalagian. Dahil anong-anong mangyari sa atin dito sa sanlibutan, we know that we belong to the kingdom of God. Amen, mga kapatid. So, do not fear. No? Huwag mong hayaang maghari sa iyo ang takot. Because we are chosen by God. Pinili tayo ng Diyos. No? Huwag tayong matakot sa mga rejection. No? Epeso or Ephesians 1:4 to 6. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Paano po yung banal at walang kapintasan? Pakikipag-isa kay Kristo. Sa ganang ating sarili, hindi natin kayang magpakabanal na sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino. Ano yung paraan? Makipag-isa sa Panginoong Jesucristo. No? Upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Amen? Kasi bayad na eh, ng Panginoon eh. Tinubos na tayo eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Paano tayo naging anak ng Diyos? Hindi, basta anak ako ng Diyos. Ganun-ganun lang ba yun? Hindi kasi lumaki ako sa Christian family. No? Christian family kami. Yung kapatid ko, pastor. Yung tatay ko, sa music ministry. Yung lolo ko, nagpastor din. So ako, kahit di na ako mag-ministry, anak ako ng Diyos. Kasi lumaki ako sa Christian family. Ganun ba yun, mga kapatid? Hindi yun ganun. Individual. Mga kapatid. Oo, yung tatay mo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, eh ikaw na anak, tumanggap ka ba? No? Ano yung parable sa Biblia? Merong dalawang tao na nasa bundok. Yung isa, kinuha. Yung isa, naiwan. Merong dalawang babae, magkaibigan, no, sa palengke. Yung isa, kinuha. Yung isa,
Bakit? Kasi yung isa yung tumanggap eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord, Lord, pastor naman yung tatay ko ah. Diba? Hindi ganun yun. Ang tanong, tinanggap mo ba si Kristo? Nakipag-isa ka ba kay Kristo? Kaya nga mahalaga mga kapatid, unang ministry natin, yung pamilya natin. Amen, mga kapatid. Kasi hindi porket tayo tumanggap na sa Panginoon sa Kristo, ay ganun na din sila. Hindi ganun yun. No? Hindi ganun yun. Hindi mo sasabihin, Christian family kasi kami. Hindi ganun yun. Amen? Faith is a choice. Ang pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, it's your decision, no? To follow Jesus, no? No turning back, sabi pa nga din sa kanta. Kaya sabi sa 5, pinili niya tayo upang maging anak. Maging anak. Pag sinabing maging, ano yun? No? Future tense, di ba? Maging, no? Anak. Pag sinabing naging, past tense na, di ba? So sabi dito, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Wala nang ibang daan eh. Walang ibang katotohanan, walang ibang buhay patungo sa Ama kundi ang Panginoong Jesucristo. Ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kalwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Paulit-ulit sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yun lang mga kapatid. Amen. Walang proxy-proxy eh. Pagdating sa paghumarap, lahat tayo haharap sa Panginoon eh. Pero kung talagang may takot ka sa Kanya, may relasyon ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay, do not fear, sabi ng Panginoon. Huwag mong hayaang maghari yan sa iyo. No? Sa Lucas chapter 12, verse 32, huwag kayong matakot. Yan, no? Don't be afraid, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Amen? Grabe! Ibigay sa inyo ang kaharian. Isipin niyo yun mga kapatid, hindi lang tayo pinatawad ng Diyos. Hindi lang tayo tinubos ng Diyos. Hindi lang niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. Sabi niya doon, ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Tagapagmana ka pa. Kaya sa Biblia, co-heir. Sabi doon, in Christ, tagapagmana ka. Dahil sa Panginoong Jesucristo. Sa Judas, chapter 1. Baliktad, no? 1:24, hindi yan 24:1, ha? So, sige, okay lang. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalwalhatian. Sino yung tinutukoy dito? Yung sa kanya? Sa Panginoon, Jesus. No? Makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala. Hindi ka mabuhay sa kasalanan. Sino yung mag-iingat sa iyo? Ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Spirit of Christ, Spirit of God, the Holy Spirit, the third person in the Godhead. Amen, mga kapatid. So, wala yung takot eh. Kasi alam mo, kasama mo ang Panginoon at hindi kayong natatakot na parang sa parusa, ay nagkasala ako, hindi na ako karapat dapat sa Panginoon, madumi na ako, hindi niya na ako gagamitin. Hindi ganun eh. No? Alam mo, pag nagkamali ka, gagawa ang paraan ng Panginoon, siya'y makapangyarihan, no? Pinagkatiwala mo sa Kanya yung takot mo, yung kasalanan mo. Amen. Alam ba natin yun? Pwede natin pagkatiwala sa Diyos yung kasalanan natin. Lord, hindi ko mapagtagumpayan tong kasalanan kong to, pinagkakatiwala ko sa iyo. No? Sabi ng Panginoon, give me your heart eh. Yung kasalanan mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Amen? Kasi sa sarili mo,
hindi mo yan mapagtatagumpayan unless na ipagkatiwala mo sa Panginoon. Walang paraan, no, na magtagumpay tayo sa kasalanan kundi ang paraan ng Diyos. Amen. Sabi pa doon, sino yung makapagpaparap sa atin na walang kapintasan? Bakit haharap tayo sa Diyos na walang kapintasan, mga kapatid? Dahil sa Panginoong Jesus. Amen. Kasi kung sa ganang ating sarili, ba, walang qualified. Walang qualified na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, we are justified. With Christ na ating pastol, no, hindi tayo natatakot sa shadow of death. Sabi pa ni David, no, Psalm 23 verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikay aking kaagapay. Sino yung kasama mo? Kaagapay? Yung umaakay sa iyo? Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ano yung tungkod at pamalo? Tinutukoy dito. Salita ho ito ng Diyos. Tungkod at pamalo. Kapag yung tupa, nililis ng landas, alam niyo yung tungkod ng shepherd, may pagano'n yun eh. Gaganunin niya yun. Kakawitin niya yun para mapunta doon sa daan, dinadaanan ng pastol. Amen? Para hindi mapahamak yung tupa. Mahaba yun eh, mahabang-mahaba kasing halos kasi taas o mas mataas pa doon sa pastol. No? Pag nakita niya yung tupa, is naliligaw. Kasi yung tupa, alam niyo yung paningin ng tupa, pag ganun yun eh. No? Wala yan eh, basta may makita lang yung damo, kaya lang yung kahin. No? So may tendency siyang maligaw. Kaya kailangan niya ng pastol. Katulad nating lahat, hindi natin kayang buhay sa sarili natin. Tayo yung mga tupa ng Panginoon. May tendency pa rin tayong maligaw. No? Mabuhay sa takot, mabuhay sa kadiliman. Pero Jesus is our shepherd. Dumaan man tayo sa madilim na libis ng kamatayan. Kahit sa bingit ng kamatayan. No? Wala akong katatakutan, sabi doon. Bakit? Ang isip ni David, after all, ang buhay na ito ay hindi na sa akin at hindi sa akin to. Ang may-ari na ng buhay ko ay ang Diyos. Kaya ano ang aking ikatatakot? Diba? Sabi pa ni Apostle Paul, ano ang kanyang ikatatakot kung ang buhay niya ay na kay Kristo? I have been crucified in Christ, sabi niya. Hindi na ako yung nabubuhay dito, kundi si Kristo na. Amen. Ganun yung katwiran eh. At sinabi pa niya, para sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay, pakinabang. Amen. Yun ang tunay na pananampalataya, yung matinding pananampalataya sa Diyos. Yung matinding takot sa Diyos, hindi takot sa mga bagay sa mundo. Dahil sa matinding takot mo sa Panginoon, nalalayo ka sa kasalanan. Hindi naghahari sa iyo ang kasalanan. Oo, sinasabi ng Biblia, tayo nagkakamali, nagkakasala. Pero right there and then, no, iko-confess mo agad yun sa Panginoon, pagkakatiwala mo yung bagay na yun sa Panginoon. Natutukso ka? Si Kristo man ay natukso. Sabi sa Biblia, no? Kaya siya ang makakatulong sa atin upang mapagtagumpayan yung mga tukso na yan. Kaya mga kapatid, mahalaga ang ating relationship sa Diyos, ang ating prayer life. No? Pray without ceasing. Because Satan is praying, ibang spelling ha, P-R-E-Y. Pag sinabing praying, yung sa mga hayop yan, di ba? Yung talagang nananakmal. Satan is praying without ceasing. Hindi tumitigil si Satan sa kaka-hunt, no? Or sa kaka-tukso sa mga tao. Kaya tayo ay manalangin ng tuloy-tuloy. No? Magtiwala ng tuloy-tuloy sa Panginoon. No? At sabi doon, with the maker of heaven and earth watching over us, alam mong andyan ang Diyos, kita ka ng Panginoon, no? Hindi dapat tayo matakot sa kung anumang mga bagay. Let us put our trust in God. Sabi sa Psalm 91 sa verse 1, siyang
naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka, kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Amen. Napakaganda po, no? He who dwells in the shelter of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. No? Kaya sabi, siyang nagsasabi, ikaw ang aking muog, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Those who trust in God can live fearlessly. Sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay mabubuhay ka na malayo sa takot at walang takot. No? You will not fear the terror of night. Sabi doon sa next verse, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog ng kaaway. Diba? Lagi yan may biglaan eh. Diba? Paglusog ng kaaway. Biglang dating sa'yo. Diba? Nandoon ka talagang pagising mo pa lang sa umaga, magulo na sa bahay, biglang nga dating yung mga problema. Amen? May ganyang times mga kapatid eh. Diba? Anong sabi doon? Stand firm. Do not fear. Punta ka agad sa Panginoon. No? Maging sa gagawing bigla ang paglusog ng kaaway. Yan yung mga kaaway, may mga strategy yan eh. No? Yung bibiglain ka para talagang matakot ka, maghari sa iyo yung takot. Yan. No? Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksay, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, hindi sabihin ng buwal, natumba. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maamano. Grabe itong verse na to, mga kapatid. No? Ito yung talagang magtitiwala sa Panginoon. Alam niyo, merong Kristiyano na nagpatotoo ng ganyan, no? Yung talagang yung pamilya niya namatay, siya lang yung natira. Talagang halos hindi niya makaya. Pero bakit, paano niya nakaya? Dahil sa pagtitiwala niya sa Panginoon. No? So, ganoon po mga kapatid. Let us trust in the Lord always. No? Do not fear kahit ilan pang mabuwal sa ating mga harapan. There is a direct correlation between faith and with confidence to face the dangers of life. Saan yung kumpiyansa natin? Yung lakas ng loob, saan tayo kumukuha ng lakas ng loob? Sa Panginoon. Amen. Next verse. Sabi doon, sapagkat si Yahweh ang inyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili, yan ang pananampalataya eh. Pinili mo siya, pinili mo ang Diyos kesa dun sa takot. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. No? So, ang binabanggit ko dito, yung ating spiritualidad din, no? Kaya sinasabi doon yung kumpiyansa, the Lord is my refuge and you make the Most High your dwelling. No? No harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Yung sinasabi po diyang tahanan, hindi yung bahay. Hindi bahay. Ano yun? Pamilya. Pinagkatiwala mo ba ang pamilya mo sa Diyos? Bakit tayo natatakot? Dahil may problema tayo sa pamilya. Isa yun yung mga takot natin, di ba? Problema ka sa anak, sa apo, problema ka sa kamag-anak mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Problema sa pamilya. Pero ang sabi dito, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at pinili mong mag-iingat sa iyo. Pagpili talaga eh.
Piliin mo ang Diyos. At ang Diyos ang gagawa ng paraan, sabi doon, siya ang ating tagapagsanggalan. Amen. Dahil mahal tayo ng Panginoon. We rest in God's promise. No? Next verse. Ang sabi ng Diyos, ito ang sabi ng Panginoon, pakinggan natin. Ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Hallelujah. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakluluhan. Amen? Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Amen? Hindi ka lang sasakluluhan, hindi ka lang tutulungan ng Panginoon. Ililigtas ka pa at pararangalan ka pa. Gagantimpalaan ka pa. Ganon kadakila ang ating Panginoon. No? Kaya, ito po ang pangako niya. Sa pangakong ito ng Diyos, may nakita ba tayong kondisyon? Meron o wala? Meron. Anong kondisyon? Ililigtas ko ang mga, ano yung kondisyon? Tapat sa akin. Amen. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. No? Mararanasan mo, makakaramdam ka ng mga takot, pero dahil kilala mo ang Diyos, pinili mo siya, muog at kanlungan, siya yung iyong pinagkatiwalaan ng pamilya mo, ng problema mo, ng kasalanan mo, no? Sabi doon, laging handa ako na sila'y pakinggan. Pakinggan ka ng Panginoon eh. No? Aking sasamahan. No? Sasamahan ka ng Panginoon through the Holy Spirit. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sa mga problema ay sasakluluhan. Yun po ang pangako sa atin ng Diyos. Kung tayo ay ano, kumikilala sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. I will answer, sabi ng Panginoon. I will be with him in trouble. I will protect him. Nangyari po yan mula pa nung Old Testament. Ang kalaban ng Israelites, no, libo-libo, daan-daang libo. No? Nalala niyo yung sa panahon ni Jehoshaphat? Konti lang nila yun. Pero napapalibutan sila ng mga kalaban. Anong ginawa ng leader? Jehoshaphat. Tinawag niya. Anong unang ginawa nila? Manalangin. Pray tayo. Sa pamilya, may problema, patawag mo lahat. Mag-meeting tayo. Pero bago tayo mag-meeting, prayer meeting muna. Kagulo eh. Pamilya, watak-watak eh. No? Isa, nag-desisyon na sa sarili niya. Walang gabay, patnubay. Diba? Hindi nakinig sa magulang. Oh. Diba? Napariwara. Diba? Napariwara, hindi nakinig sa advice. May pag-asa pa. Patawag mo. Ha? Bakit? Nilulusob na kayo ng kaaway. Hindi mo pa alam. Patawag mo lahat. Manalangin. Amen? Magkakapatid, walang pakialamahan sa isa't isa. Walang pakialam sa magulang. No? Patawag mo. Manalangin. Mingi ng tawad sa Diyos. No? Katulad din ng bansang Ninive, di ba? Yung bansang yon hindi natuloy ang pagkawasak. Kapatid, kung ayaw mo matuloy na mawasak ang pamilya mo, you want it to be restored, magkaisa kayo sa panalangin. Magpakumbaba ang bawat isa sa panalangin. Amen? Huwag kayong magpataasan ng ihi. Na dahil ganito ako, dahil kay mama, dahil kay papa, dahil kay kuya, dahil kay ate, kaya ako nagkaganito, kaya tatlo ang panganay ko. Hindi ganun, mga kapatid. Kaya nalubog ako sa kadiliman dahil sa'yo. No! May makaaway tayo. May spiritual world na umiiral at pinapapak ng buitre ang pamilya mo. Huwag mong hayaan, kapatid. Pakikinggan ka ng Panginoon. Ayun, sabi niya.
Laging handa siyang makinig. Handa ang Diyos na makinig. Ang tanong, handa ka bang makinig sa Diyos? Amen? Hindi kasi tayo nakikinig sa Diyos eh. Siya, lagi siyang handang makinig. Manalangin tayo ng taos puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Makikinig ang Diyos. Gagawa siya ng paraan. No? Sa panalangin, kapatid, hindi lang tayo yung nagsasalita. Maririnig mo ang Diyos. Ilalagay sa puso mo kung ano ang kalooban niya. Amen? So, yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya, namumuo ang mga takot, mga pagkawasak sa pamilya dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos. Sabi rin ni Matthew, no? Matthew's account of the resurrection of Christ presents two different results of that miracle. When the angel descended to the tomb and rolled the stone away, the guards shook with fear when they saw him and they fell into dead faint. Matthew 28:4. Ito yung magandang ano, pagkatakot, dahil ito ay pagkatakot sa Diyos. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel. At sila'y nabuwal na parang mga patay. Amen? Ito yung sa resurrection ng Panginoon. No? The angel let them lie there, but later, the angel spoke to the women who visited the tomb. Anong sabi ng angel? Next verse. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Sino ba yung mga babaeng ito? Huh? Mary Magdalene, no? Tsaka yung isang Maria. Kaya sabi, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya dito. Sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi, halikayo, tignan ninyo ang hinimlayan niya. Amen. Is Jesus alive? Yes. Kaya ang sabi, huwag kang matakot. Buhay ang Diyos natin, mga kapatid. No? May pag-asa pa. Oh, pinapat ng mga demonyo yung pamilya nyo. May pag-asa pa. Buhay ang Diyos. He is risen, sabi doon. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo siya. Ano yung sabi dito? Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo siya. No? Hallelujah. Hinahanap nila si Jesus. Mga kapatid, those who seek God, no, will not live in fear. Yung mga naghahanap sa Diyos ay hindi mabubuhay sa takot. No? Kaya sabi, with one group, God takes away their fear. No, wala, nawala sa kanila yung takot. With the other group, He allows fear to overwhelm them. The difference was one of belief versus unbelief. Amen. Ano yung pinagkaiba ng dalawang takot? Ano yun? Yung isa, pagkatakot sa Diyos, at yung isa, hindi pagkatakot sa Diyos. Amen. Ang isang taong walang takot sa Diyos, 101% no, tendency na mabubuhay yan sa takot dito sa mundo. Pero ang isang taong may takot sa Diyos, hindi yan mabubuhay, mabubuhay sa pangamba dito sa sanlibutan. Amen, mga kapatid. Naunawaan po ba natin ang mensahe ngayon ng Diyos? Amen. So, ano yung title natin? Don't be afraid. Kahit sabihin sa'yo ng doktor, isang linggo ka na lang. Anong sabi sa'yo ng Panginoon? Sabi yun ng doktor. Amen. Alam niyo ba may isang nag-testimony nung nalaman niyang may cancer siya? Nag-celebrate sila kasama yung pamilya. Pinatawag niya eh. Sabi niya, let us celebrate. No? Purihin natin ang Panginoon. Nagka-cancer ako. Sabi niya, kapatid, makapagpuri ka. Hindi ka makapagpuri kung wala kang pananampalataya sa Panginoon. Hindi ka makapagpuri sa gitna ng problema kung wala kang pagtitiwala sa Panginoon. Amen?
nagdiwang sila. Bakit? Nag-celebrate siya kasi sabi niya, malapit na siyang umuwi sa Panginoon. Dahil, marahil sabi niya, tapos na ang pinapagawa sa akin ng Panginoon, marinig ko na ang Diyos na sabihin sa akin, well done, good and faithful servant. Yun ang kanyang ultimate goal. Kaya nagpa-party siya, talagang celebration sa pamilya. And they sing praise to God, they worship God, no? In-invite niya yung kanyang mga kaibigan, yung mga kapitbahay, in-invite niya lahat. No? Pinamalita niya na siya ay may cancer pero nagpapasalamat siya sa Diyos sa buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Isipin niyo yun, mga kapatid. No? Yung ganung pananampalataya. And then, nung tinignan ulit ng doktor, tinest ulit yung kanyang katawan, aba, nawala na yung cancer. Nawala na yung tumor. Bakit? No, ang purpose pala ng Panginoon, kaya yung nilagay doon, para ma-invite yung mga kaibigan, kapitbahay, na makilala si Jesucristo bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya yung mga problema natin, mga kapatid, do not waste your problem. Gamitin mo ang problema, opportunity yan, oportunidad yan, para maitaas ang Diyos. No? Hindi para mapalubog ka, hindi para mabuhay ka sa takot. Let us not waste our problem. Every problem is an opportunity for us to exalt Jesus in our life. No, nasasabihin natin, alam mo kapatid, kahit ganito may problema ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Lagi mayroong pagpapasalamat. No? Dahil sa ginawa niya, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, tinubos niya tayo, at ngayon ay tagapagmana pa. No? So ganoon ang ating kaisipan, mga kapatid. Tayo po ay tumayong lahat. Muli, palapakan natin ng Diyos na buhay. No? Don't be afraid, mga kapatid. Ito ay command ng Panginoon. No? Tayo ngayon ay mananalangin, at sa ating pananalangin, mga kapatid, ikaw at ang Panginoon ang mag-uusap. Sabi niya, pakikinggan niya tayo. Ano ba yung mga kinakatakot mo sa mga oras na ito? No? Ano ba yung pangamba mo? Ano ba yung isang bagay na talagang kinatatakutan mo na baka mangyari sa buhay mo o nangyayari ngayon sa buhay mo? Ito ang perfect time, kapatid, na itaas mo yan sa Panginoon, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon, at sabi niya, sasakluluhan kita, tutulungan kita. It's never too late sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. God is ready to hear us. No? Another question, are you ready to hear God? God is saying to you, don't be afraid. Amen. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat sa hapong ito. Salamat Lord sa iyong mensahe sa amin, Lord, na inutos mo sa amin, Panginoon, na kami huwag matakot, huwag kaming mabuhay sa takot, huwag naming paghariin ang pag-aalala sa buhay, huwag naming paghariin ang mga bagay na pag-alala dito sa mundo, sa aming kapaligiran, Panginoon. Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng aming puso, ang kabuuan ng aming pagkatao. Ikaw, O Diyos, ang higit na nakakaalam ng mga bagay na aming kinakatakot, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang lahat ng takot na ito. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kinikilalang Diyos, na lagi kang sumasama sa amin, sinasamahan kami sa lahat ng chapter ng buhay namin, sa lahat, Panginoon, ng aming mga hakbang. Maraming salamat, O Diyos. Sa kabila ng aming mga problema, kami, O Diyos, ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin namin ang mga problemang ito, gamitin mo, Panginoon. Turuan mo kami na gamitin ang mga problemang ito upang ikaw ay mahitaas sa aming buhay, Panginoon. Lord God, na kami, Panginoon, ay tuloy-tuloy, Panginoon, na sa iyo pa rin magtiwala sa kabila, Panginoon, ng mga problema sa aming buhay. Salamat, Panginoon. We continue, Panginoon, to trust our life to you. Ang aming kabuhayan, ang aming finances, Lord, you are our provider.
Thank you, Lord God, that you commanded us not to worry about tomorrow because you are our provider. You hold our future. You hold our life, Panginoon. Thank you, Lord God, sa assurance, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Assurance of our faith, Panginoon, that we will not fear. We need not to fear ang mga bagay sa libulang ito. And truly, Panginoon, ang aming pagkatakot ay sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, at dalangin din namin, O Diyos, ang aming mga pamilya, Panginoon, Lord, na wala pang relasyon sa iyo. Lord, kilala mo ang bawat isa sa kanila na merong takot sa kanilang mga puso. Panginoon, mangusap ka nga po sa kanila, O Diyos. Gamitin mo kami, O Diyos, na mangusap din sa kanila upang ipahatid ang iyong mensahe na sila rin may huwag matakot kundi magtiwala sa iyo. Tunay nga, Panginoon, ang paraan upang hindi kami matakot ay kami ay magtiwala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya, sa iyong provision. At ngayon, Panginoon, dinedeklara namin, Panginoon, na kami ay mabubuhay sa kagalakan, kami ay mabubuhay sa kapayapaan, sa presensya mo, Panginoon. Kami, Panginoon, ay mabubuhay sa pagtitiwala sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, buhay na pagsamba sa iyo, buhay na kasama ka, buhay, Panginoon, na ikaw ang dakila at na itataas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Binabalik namin sa iyo ang papuri, ang pagsamba, at kaluwalhatian magpakailanman, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you, Church.